Good morning po sa lahat. Ngayon po ay ang aking topic na i-discuss ay isa pong mahalagang topic na naman po sa mundo ng mathematics. Ito po yung logarithm. Actually, ito pong logarithm ay hawig po ito doon sa naunang dalawang tutorial ko. Ito po yung Laws of Radical at saka yung Laws Exponent. Dito po kasi sa dalawang topic na to. Meron pong tinatawag na mathematical expression na tinatawag na exponent form at saka radical form. Yung radical form pwede pong i-convert sa exponent form. At yung exponent form pwede rin pong i-convert sa radical form. Basta vice versa sila kahit saan. Yung ganun pong sistema, hawig po dito sa logarithm. Dito po kasi sa logarithm, mayroon pong tinatawag na logarithmic form at saka exponential form. Yung logarithmic form, pwede pong i-convert sa exponential form. At yung exponential form, pwede rin pong i-convert sa logarithmic form. Pero bago po ako pumunta doon sa mga problem solving, siguro po dalawang tanong ang dapat na maintindihan ng kahit na sino sa nag-aaral po ng logarithm. Una, ano ba ang ibig sabihin ng logarithm? Pangalawa, ano ba ang gamit nitong logarithm na to? O kaya yung role niya? O kaya yung function niya? Kasi sa totoo lang, maraming nalilito sa word na logarithm. Alam nila, naririnig . Ang problema, pag yung medyo lumalim na yung usapin regarding the belief sa logarithm, medyo nahihirapan na. Actually, pag sinabi po nating logarithm, ito po ay power o exponent na kung saan meron pong tinatawag na fixed number na kung tawagin ay base. Pag ito pong base na to, nirace natin doon sa topic natin na logarithm L. Nirace po natin yung base na yon. Ang kakalabasan po ay isang number na kung tawagin ay anti-logarithm. Medyo siguro nakakalito pag sa salita, pero mas maigiho siguro i-demo ko na lang para lubos na maintindihan. Halimbawa po may expression na ganito, log of a to the base b is equals to logarithm. Tulad po ng sabi ko kanina, meron pong logarithmic form at saka exponential form. Ang tanong, saan ho ba? Pero, ito po yung tinatawag na logarithmic form. Ayan. Logarithmic form. Pag kinonvert po natin to ng exponential form, mangyari po ay b to the l is equals to a. So, logarithmic form, exponential form. Kompleto na yung dalawa. Ngayon, papaintindi ko po isa-isa to. Yung a is anti-logarithm. Yung l, yung po yung logarithm. Ito pong log, ito po yung sign o senyales na kung saan itong klase ng logarithm na to ay common logarithm. Meron po kasing dalawang klase ng logarithm na ginagamit sa mathematics. Ito yung common logarithm na kung saan yung base ay 10 at saka yung natural logarithm na kung saan yung base ay equivalent to Euler's number o 2.71828. Tapos may mga kasunod pa. O para maintindihan, lagay na lang natin na pagka-common logarithm, ang base po nito is equals to 10. Pagka-natural logarithm naman, ang base naman niya is equivalent to 8, which is equals to 2.71828 ng mga karugtong 10. Yung ipo, yun yung Euler's number. So, ang mangyayari po rito, pagka natural logarithm na, yung log magiging ln lang. Tapos lahat parehas na . So, ito yung logarithmic form. Ito naman yung exponential form. B to the L is equals to A. Same na same lang naman po siya. Ngayon, kung iintindihin po natin itong definition na to, actually, pasok na pasok siya dito po sa dalawang expression na to. Tingnan niyo po, isa-isahin ko. Punto by punto. Letra by letra.
the logarithm, logarithm of a number. Yung number po, yun yung anti-logarithm eh. Is the exponent. Pag sinabi pong exponent, tulad po ng sabi ko, yun po yung logarithm eh. L. To which another fixed value, the base, ito po yung base, must be raised. So, ibig sabihin, ito na po siya, pasok na din sa ikalawa, sa exponent. Must be raised to produce B to the power of logarithm is equals to anti-logarithm to produce that number. So, yun po ang ibig sabihin. Kaya, eto, tugmang-tugma. Dito po sa dalawang expression na to. Isang logarithmic form at saka isang exponential form. Ngayon, punta naman po tayo doon sa ano ba ang role o contribution nitong logarithm nito. Marami din pong nalilito dyan eh, na tao tsaka mga estudyante. Actually, pag sinabi po natin logarithm, kung ano yung trabaho niya, role niya, function niya, ano bang nagagawa niya sa mathematics, simple lamang po, ito yung simplification of expression. Halimbawa po, meron pong isang expression na maraming term. 5, 4, 2, 3. Yung expression na yun, na binubuo ng maraming term, pwede po natin i-compress sa isang term lang. Yun po yung isang role ng logarithm. Ang isa pa pong role ng logarithm is yung kabaliktaran nung nabanggit ko. Ang isang expression, pwede naman po natin i-expand paramihin. So, una, compress. Yung expression na marami, pwede i-compress. Yung single expression naman, pwede naman natin i-expand. So, yun po yung role ng logarithm. So, simplification as a whole. Pagdating naman po, in-apply naman sa constant o sa number. Ang lahat po kasi ng number, meron pong tinatawag yan na roots. Halimbawa po, kukunin natin yung roots ng 4. Apply lang po natin ang square root. Yung 4, lalabas po yung roots eh. Ang lalabas yung 2. So, yun na po yung, ano, yung roots niya. Ibig sabihin, pwede rin po natin ma-extract ang kahit na anong number. Halimbawa po is 4th root of 5. 1.25 root of 365 point something. So, pwede po natin palabasin yung root sa pamamagitan ng extraction doon sa number. So, kung pwede po natin mapalabas yung roots, babalik na rin natin yun. Ang isang number, pwede rin po natin mapataas. Kasi doon sa extraction, pababa eh. So, liliit yung number. Pwede rin natin mapataas sa pamamagitan ng logarithm. Halimbawa po, yung 3. Tapos, erase natin sa kung anumang number. Therefore, yung number na ilalaki. So, yun po yung kumbaga yung role na ginagampanan ng logarithm sa mathematics. Katulad po ng laws of radical at saka laws of exponent, meron po mga patakaran na sinusunod. Katulad din po ng logarithm, meron din pong sinusunod. Ito po yung mga properties. Isa-isayin po natin. Properties. Properties of logarithm. Una po ay yung tinatawag na the log of a product is the sum of the logs. Nilagyan ko na lang ng S to. Kasi kumbaga parang ito is singular eh. Ito naman plural. Singular, plural. Kumbaga ito isa, tapos ito marami. Yung po ibig sabihin ng log at saka log. Pag ito kasi i-convert natin sa mathematical expression, mayari po dito ay log o xy o dagdagan pa natin ng isa o kahit na marami, 4, 5, 6. To the base b, which is equals to 10. Kasi pagka ang logarithm is 10 eh. Mayari po yan ay log of x plus log of y
last row, okay. So, hindi ko na nilagay yung base kasi yung hindi naman niya. Ibig sabihin, yung logo o product, ito yung product eh, is the sum of the logo. So, dumami siya. So, single, single lang to expression. Pagdating dito, dumami na siya. Eh, kailangan po na properties, ito po yung the log of quotient is kanina sum, ngayon naman po ay difference, difference of the logs. So kung convert natin to sa mathematics, mathematical expression, mangyari po ay log of x over y to the base b equals to log of x to the base b minus log of y to the base b. So ito yung difference. So yung ikatlong properties, ito po yung tinatawag na the argument of an exponent. Tago atas ulat ka. Of an exponent or power is the coefficient, is the coefficient of the log. Para po ganito yan eh, pagdating po sa mathematical expression. Log of x to the base b. Ito yung x, yun yung anti-logarithm. Erase natin sa n. Ang mangyayari po yan, etong n, kasi yung po yung trabaho ng log at saka natural logarithm eh. Yung power, binababa niya. Ang mangyayari po dito ay n log of x to the base b. Kaya nangyari po dito, is the coefficient of the log. Actually, malinaw na malinaw, naging coefficient talaga eh, yung power eh, ng log. Ah, ganun din po yung sa natural logarithm. Kaya nandito, natural logarithm of x to the base n over b is equals to n log of x to the base b. Kaya lang, lagi natin tatanda, nagkakatalo lang, yung po sa base, ang common logarithm, yung base din. Ang common logarithm naman, ang natural logarithm naman, yung base is e, o Euler's number na may value na 2.718280,000 mga kasunod pa to. Yung ika-apat po, ito yung pinaka medyo mahirap eh. Nalilito, kahit ako ng estudyante, medyo nalito dito nung una. Ito po yung change. O, base formula. Pero tuturuan po kayo para hindi malito dito. Halimbawa po, sa mathematical expression, itong change of base formula. Log of x to the base b. Kung inyo pong mapansin, yung x, yun ang anti-logarithm eh. Tapos may base b. Ito pong anti-logarithm na x at saka itong base b, parehas magiging anti-logarithm yan. Mangyari po niyan, magkakaroon po ng numerator at saka denominator. Equivalent to log of x at saka log of b. Kung inyo po napansin, sa numerator, may anti-logarithm. Parehas nito, walang problema. Sa denominator, yung base, naging anti-logarithm din. Pero ang tatandaan po natin dito, yung base nila is may iba. Tapos parehas yung numerator at denominator. Kung ito po ay A, lalabas A din to. Kung ito ay C, lalabas C rin yung base dito. Kung ito ay C, magiging C din. Basta parehas sila. Kaya lang po ang technique dyan. Kaya pagka pinasok natin yung ibang form, no? May iba siya, yung cross multiplication natin. Ang mangyayari po niyan ay, cross multiply natin, no? Log of x to the base a is equals to log of x to the base b times log of b to the base a. This is a, ha? Para hindi malito, pagka ang change of base formula nasa ganitong form, tuturuan ko po kayong ng technique dito. Ang tawag ko po rin sa sarili kong paraan, ito po yung tatlong pares. Tatlong pares saan po? Una, dalawang anti-logarithm na x parehas. Unang pares, tawagin natin 1. Pangalawang pares, dalawang base na parehas a. At ikalawa, ay ikatlong pares. Ibig sabihin, pares na pares yung variable. Yung isa B, base,
Ito naman anti-logarithm. Although magkaiba sila, pero pareha sila ng variable. Ayan. Ito po. Yung ikatlong pares. So, yan lang po ang paraan o technique para hindi man ito sa change of base formula. Dito, parehas, magiging anti-logarithm. Kaya nga lang, magkakaroon ng ibang base na kung saan parehas yung base ng numerator at saka sa denominator. Meron pa pong mga properties, yung other properties. Ito, madadali na lang ito. Kasi ito naman talaga yung apat na mahirap po dito. Pero itong other properties, siguro parang minor properties na lang eh. Hindi na masyadong big concern, ika nga. Number one, halimbawa po, may log 1 to the base b. Automatic 0 yan. Alam mo, napakadali namang ma-prove eh. So, dito, yung logarithmic form, ito naman exponential form. Para ma-prove natin ito, ilipat lang natin siya sa tinatawag na exponential form. So, pagka inilipat ho natin siya, tapos na yung problema, hindi na tayo malilito. B to the power of 0 is equals to 1. Na tama-tama, kasi any number or variable raised to 0 is equals to 1. Ibig sabihin, tama-tama talaga ito. Pangalawa, log of b to the base b is always equals to 1. Bakit? I-prove natin. Pag ipoprove, lagi yung ililipat sa exponential form. B to the 1 is equals to b, which is exactly correct. Tama-tama talaga. So, tama na naman. Yung ikatlo, ito yung tinatawag na 10 log of x is equivalent to x. Alam niyo, sa scientific calculator, napakadali hong i-prove nito. Maglagay lang kayo ng value rito. Kahit anong value, 1 to 1 million, 1 to 1 billion, kung anong value rito sa x. Apply niyo ng logarithm. Di may value na, yung 10 to the power of something, kung anong value doon. 10 i-ratio doon sa value na yon. Ang lalabas, kung ano yung nilagay nyo rito sa x, ganun din po yung value rito sa x na to. Parehas na parehas. Ika-apat po dito ay log of 10 to the x. Log of 10x. Ang lalabas po rito, buhayate kasi, tanutuling ako eh. Log of 10x. Ayan, malinaw na. Kasi kanina, parang hindi pantay eh. Ang value ko kagad dito, x. Again, gagamitin na naman ho natin yung scientific calculator. Napakadali ma-check nito. Maglagay ho tayo ng kahit anong value dito sa x. Erase natin sa 10. Tapos apply natin ang logarithm. Kung ano yung nilagay natin value dito, walang pinagkaiba, lalabas yung din. So, igali ba? E to the natural log of x. Automatic x ho ang lalabas. Again, pag may scientific calculator ho kayo, madaling-madali nyo ho masi-check to. Katulad ho nung 3 at saka 4, pag naglagay kayo ng value sa x, kahit na anong value, yun din po yung lalabas dito. Tapos, yung number 6, yung last, is natural log of e to the x. Lalabas ay x din po. Dito po kahit na anong value na naman, katulad po nung 3, 4, saka 5, kahit na anong value ang ilagay natin dito sa x, tapos ni-raise natin sa e, na kung saan ang e is equals to 2.71828, tapos may value pa, may kasunod pa yan. Pag ni-raise po natin to doon sa x na yun, di may value na. Uunin natin yung natural logarithm. Kung ano yung nilagay natin sa x na to, ganun na ganun din po ang lalabas dito sa x. So, lahat po itong properties na to magagamit po lahat sa pagsusol. Maya-maya lamang po yung addition and subtraction of logarithm. Salamat po.